Ito ang iyong kasuking G. Aralmanon. Naway na sa maganda po kayong sitwasyon kasama ang mga miyembro ng inyong pamilya, mga kasuki. Narito naman ako sa harapan niyo na magbibigay ng aking mga komentaryo at reaksyon kung ano ang napapanong isyo sa ating lipunan, mga kasuki. Abangan niyo ako, mga kasuki, ha? Maraming salamat! Kahapon, nakita na naman ninyo siguro sa social media, sa balita na binagsa ng tao ang Manila Bay para makita ang puting buhangin na nilagay ng Department of Environment Natural Resources para mapaganda at makayayang tingnan ng publiko ang pag-rehabilitate ng nasabing kagawaran. Maraming tao ang nakisaya, maraming tao ang naka-appreciate ng pag-rehabilitate ng nasabing baybayin. Sa pangalan palang Manila, dapat maganda na talaga yan. Ay noong hindi pa administrasyon ni Pangulong Duterte, mabaho po ang lugar na yan, maraming basura na nakatambak doon sa dalampasigan. Ngayon lang nabigyan ng pansin yan dahil inutosan mismo sila ng Pangulo para ayusin, para mapaganda muli ang Manila Bay. Ilang administrasyon na hindi nila nabigyan ng pansin. Siguro binigyan naman nila ng pansin. Hindi talaga kagaya ngayon na buhos ang suporta ng pamahalaang nasyonal para maibalik sa ganda ang nasabing baybayin. Ilang administrasyon ngayon lang po, inuulit ko, ngayon lang po talaga makita mo yung concern, yung may malasakit yung pamahalaan sa tao. Sabi nga nila ng mga nakakatanda nga noon na maganda raw talaga ang Manila Bay na yan. Isa sa may pinakamagandang sunset na makita dito sa ating bansa ang nasa Manila Bay. Sa lugar pang pangalan, di ba, Manila ang ating capital, dapat noon pinaganda na talaga yan. Kasi diyan ang port of entry ng karamihan ng mga turista. Maraming mga hotel dyan na nakapalibot sa Manila Bay. Ay makita nila basura sa dalampasigan, sa baybay ng Manila. Ano ang isipin nila? Tayo mga Pinoy, masyado tayong malinis sa ating katawan. Sa ating kapaligiran, may disiplina ba tayo? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya pasalamat tayo sa pamumuno ng DNR na ginawa ang lahat para maisakatuparan ang utos ng Pangulo. At hindi lamang Pangulo, kundi may decision ng court, Supreme Court yan, na dapat linisin, dapat ayusin ang nasabing baybayin. Ngayon lang talaga nakita natin na maayos na ang nasabing Manila Bay. Maganda na siyang tingnan dahil sa white sand na nilagay nila doon. Kaaya-ayang tingnan, malinis tingnan ang Manila Bay ngayon, mga kasuki. Dapat yung susunod na administrasyon ay i-continue yung pagpaganda, ma-maintain yung kagandahan ng lugar. Diba? Hindi lang pabayaan. I-maintain yung kagandahan. Kung may gusto pa silang idagdag na pamamaraan, kapamaraanan kung paano mapaganda ang Manila Bay, ay idagdag nila. Kailangan lang kasi na i-maintain yung lugar na yan, na walang basura, hindi mabaho, maganda tingnan sa mata, maganda tingnan sa publiko. Kaya kung may mga basura tayo, mga kasuki, huwag na nating ilagay dyan. Ibulsa na lang natin. Magkaroon po tayo ng disiplina sa ating katawan, sa ating mga sarili, para maging maganda ang ating kapaligiran. Hindi lang sa Manila Bay, kung saan man tayo, ay ibulsa natin ang mga kahit mga kunting basura. Ibulsa na lang at saka itapon sa tamang tapunan. Kung may mentality po tayong ganyan at sama-sama po tayo, wala sigurong basura na makita sa ating paligid.
maganda po ang ating lugar. Ay kung tayo mismo walang disiplina, mangyayari na wala talagang mangyari, wala tayong patutunguhan. Basura dito, basura doon. Dumi dito, dumi doon. Kaya sa sunod na administrasyon, sana ang hiling ko lang ay ma-maintain ang kagandahan ng Manila Bay. Kasi sentro natin yan eh. Lahat ng turista nakatutok dyan. At saka malapit yan sa US Embassy, kaya maraming pupuntang turista dyan. Kaya dapat nating ayusin. Kasi ayos na ngayon. Kailangan lang talaga ang pag-maintainer dyan na mapanatili ang kagandahan ng Manila Bay. Sa mga taong pupunta doon, magkaroon sana tayo ng disiplina na huwag iwanan yung mga pinagkainan natin, itapon sa tamang lugar para hindi na maulit ang problema. Yung mga tao, mga residente dyan na nakapalibot, huwag lang kayong basta-basta magtapon ng basura dyan para hindi doon naka-imbak doon sa Manila Bay. Kasi pag mag-tapon kayo dito, doon talaga diretso sa Manila Bay yung basura. Magkaroon po tayo ng disiplina sa ating sarili. Kahit kunting basura, ibulsa. Para kung sama-sama lahat na ibinulsa ang basura, siguro, ano sa tingin nyo mangyari? Diba? Maganda ang lugar natin. Kaya-aya tingnan. Nagkaroon tayo ng disiplina na sama-sama para mapaganda yung ating lugar, mga kasupi. Yun ang namahiling ko. Kung may basura tayo, ibulsa na lang. At saka itapon sa tamang lugar, mga kasupi. At saka idagdag ko yung mga kontra sa pag-rehabilitate ng Manila Bay. Tumigil na lang kayo. Tumigil na nga kayo. Wala kayong maitulong. Kung di saksat ng saksat dito, eh, anong gusto nyo? Basura? Basura pa rin yung nakalagay doon? Inaayos na nga yung Manila Bay. May masabi pa rin. Issue raw masira. Issue raw ma-wash out yung white sand doon na nilagay. Ay kung ganyan yung mentality natin, walang mangyayari. Hindi ba nyo na-appreciate na may pamahalaan tayo na may malasakit para sa tao? Sinasakyan kasi nila yung issue ng pagpapaganda, pag-rehabilitate ng Manila Bay. Yun ang nakikita ko dyan, lalo-lalo na yung mga kumukontra. O ngayon, nakita niyo na gusto ng tao ang pag-aayos, pagpapaganda ng Manila Bay. Anong masabi nyo? Hindi nyo nakita na maraming tao ang pumunta, dumagsa doon para matingnan ang Manila Bay? Yung mga kumukontra, saan na kayo? Saan kayo? Bakit di rin kayo pumunta doon at saka nagsabi na, oh, ganito, huwag buksan, huwag pagandahin ang Manila Bay. Unahin raw yung pagkain kasi COVID. Hindi pa nagka-COVID, may rehabilitation plan na ang Manila Bay, mga ihot iha, kung alam nyo. Kayo kasi, basta lang kayo may masabi, may masabi lang sa gobyernong ito, kontra ng kontra, ay nako. Ang hiling ko lang sa iyo, suportahan ninyo yung sa tingin natin maganda ang resulta. Pag maganda ang resulta, maganda ang kahit na kahinatnan ng pagpaganda ng Manila Bay, para naman sa Pilipino yun. Diba? Pasalamat tayo dahil may namumuno sa atin na alam ang gawin. Paano ang gagawin. Huwag lang tayong kontra ng kontra. Huwag sakyan ang pagpapaganda ng Manila Bay. Tulungan natin ang gobyerno sa pagpapalaganap, sa pagbigay ng impormasyon, tamang impormasyon sa publiko. Yun lang naman ang hiling natin sa mga kumukontra sa pagpapaganda, sa pag-rehabilitate ng Manila Bay. Tigil muna, makiayon, makisabay, makipag-cooperate tayo sa pamahalaan
para sa kagandahan ng ating kapaligiran. Yun naman ang importante, mga kasuki, di ba? Ano sa tingin nyo? Gusto ba ninyo ang pagpapaganda ng Manila Bay? Mag-comment lang kayo sa below, mga mag-comment lang kayo sa comment section below ng aking channel, mga kasuki. Kung may mali akong sinabi, i-correct nyo ako, mga kasuki. Okay? Ako 100% talaga akong sumasang-ayon sa pagpapaganda, sa pag-rehabilitate ng Manila Bay. Kasi dati yan hindi maganda, puros basura. Ngayon maganda na siya, di ba? Maganda siyang tingnan, puting buhangin ang makita mo sa dalampasigan, mga kasuki. Hanggang dito muna yung aking reaction. Naway na sa maganda po kayong sitwasyon, mga kasuki. Lagi yan naman talagang lagi kong sinasabi sa aking commentary, sa aking reaction. Kung magkakaroon po ako ng video na reaction, sinasabi ko talaga na naway na sa maganda po kayong sitwasyon, mga kasuki. Okay? Matapos ako, i-shout out ko yung channel ng aking pinsan, kay Jess Bautista. Hello, Jess! Laban lang! Sa yung number one question dito sa Oman, sa IQ Place, suportahan po natin sila. At yung kaibigan kong isa, yung Indonesia, kay Sarsor Story, Terry Mikasi, laban lang Sarsor Story, tuloy-tuloy po tayo. Okay, hanggang dito lang muna ako, mga kasuki, na why suportahan yung aking ang aking munting tahanan na mapalago. At sa mga sumusuporta, sa hindi nagsasawang sumusuporta sa akin, thank you so much, mga kasuki. Okay, maasalama! Thank you for watching Chiralman Channel.